Sinimula na ngayong araw ang dry run para sa cashless toll system sa mga expressway. Kaya ang ibang motorista, dali-daling nagpakabit ng RFID para makadaan. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Justine Poncelang. Justine, kumusta na pa ang pila ng mga sasakyan dyan? Jess, maulang umaga sa inyo. Bagaman makulimlim at paminsan ay umuulan dito sa bahaging ito ng NLEX Balintawak, ay maraming mga motorista ang nagpunta na dito para magpakabit ng kanilang mga RFID. Ngayong araw kasi magsisimula na bawasan ng NLEX ang mga cash toll booths sa kahabaan ng NLEX. Simula ngayong unang araw ng Setyembre, 100% cashless na ang ilang mga toll plaza sa north at southbound NLEX. Kabilang dyan ang Ciudad de Victoria, Santa Rita northbound, north at southbound Pulilan, San Simon northbound, Mexico, Dau southbound, Dolores at Subic Freeport Expressway. Dahil dyan, hindi natatanggap ng cash sa mga nabanggit na toll booths. Tanging mga sasakyang may RFID na lamang ang makakalusot. Kaya rito sa NLEX Balintawak, marami ang nakapila. Karamihan sa kanila bago ang sasakyan, kaya ngayon lang magpapakabit ng RFID. Isinabay na raw nila ito sa pagpunta sa kani-kanilang probinsya. Ang ilan naman magpapakabit ng bagong RFID dahil hindi na ito nababasa ng sensor o di kaya'y nawala ang kanilang card. Ayon sa mga motorista, pabor naman sila sa pagiging cashless ng NLEX. Mas mapapabilis daw nito ang kanilang pagbiyahe kumpara kapag magbabayad sila ng cash dahil tumatagal ang pila nila sa mga toll gate. Yun nga lang ang problema, hindi naman daw ito sulit para sa mga motoristang minsan lang dumaraan ng NLEX. Kaya para sa kanila raw, mas mag-igi kung magtira ng ilang cash payment toll booths. Just posibleng maging problema ang paiba-ibang panahon dito sa NLEX Balintawak dahil hindi pwedeng magkabit ng RFID sticker kung basa ang sasakyan. Kaya ilang mga motorista, no choice kapag umulan, ay haantay nila itong tumila. Jess? Okay, maraming salamat. Nagulat mula sa NLEX, Justine Poncelang. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.